my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I feel so depressed when I can't. Good morning, mga tol. So ngayong umaga, meron naman tayong i-repair na isang DB audio amplifier. So ang model nito is 602, no? AV602. So yun yung i-drive natin. So ang complaint ng customer, nagwi-whistle daw to, mga tol. So try natin, mga tol, no? I-plug natin tsaka yun. Ayan. So ayan, no? Nagwi-whistle nga, mga tol. So kapag ganyan, mga tol, kadalasang may sira niyan is nag-o-open lang or kinakalawang na yung mga pesa gaya ng capacitor, no? Kinailangan na palitan talaga. So posibilidad talaga na ganyan lang yung sira, mga tol. Pero buksan pa rin natin, no? Tingnan natin yung loob. Pause ko muna. So ayan, nabuksan ko na, mga tol. So may nakita tayong mga kinalawang na pisa di banda dito. Ayan, mga resistors na to. Ayan, kinalawang na, nag-open. Tsaka dito rin, mga tol, oh, itong jumper na to na nakakonect sa mga primary filter na capacitor. Ayan, wala na, na-open na yung jumper dahil sa kalawang. So dito meron din mga kalawang mga transistors na to. Papalitan natin lang niyan lahat. Sige, mga tol. So bago natin palitan lahat, magsi-check muna tayo, mga tol, kung meron pang ibang mga naputol na linya. Yan, dito banda, saka dito. Yan, patungo dyan. So dito tayo unang mag-check, mga tol, sa may power transistors niya. Meron naman, mga tol, no? Nag-beep naman siya dito banda. So kung mapapansin nyo, meron na rin tong mga nahinang na, mga tol. Saka papansin natin na hindi tayo ang first time nito na gumalaw, no? Ayan, marami ng tamper dito. Ayan, ang terminal niya, mga tol. Sobrang tagal na ng amplifier na ito, mga tol. Ayan, kita nyo dito, mga tol, oh. Ayan, mga kalawang na yan. So ginamp na rin pala to ng unang technician na gumawa nito. Ayan. So ngayon, mga tol, so nakita na natin na nakajump naman pala tong supply nya. Magbabasa muna tayo ng voltahe, no? Dito sa mga power transistors nya, tsaka dito sa may bandang relay nya, no? Check natin lahat, no? Set natin yung multimeter natin sa DC mode. Magsusukat tayo ng boltahe, mga tol, dito sa power transistors niya. Purko muna. Dapat may masukat tayong 0.3 volts DC. Ayan. So ayan, unang terminal, wala tayong masukat. Ayan, pangalawa, wala, 0. Pangatlo, ayan. So wala talaga, mga tol. Ayan, no? So may problema talaga dito. Ah. Ayan. Wala. Ayan, wala, mga tol, no? Oh, bakit kaya wala ito? Ayan. Meron yung 5 volts, mga tol, yung sa door. Dito wala tayong masukat, mga tol. Check natin yung iba. So ayun, mga tol, wala naman tayong ibang nakita ang mga pyesa na liban sa mga resistors at mga transistors na yan, mga 551, mga 5401. Papalitan natin na mamaya. Tsaka sa mga resistors na to, patulong relay. Isa din yan sa magiging dahilan ng pag-whistle, mga tol. So linisan muna natin to, mga tol. Pause ko muna, no? My best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. So ayan, matapos natin linisan, ikakabit natin tong mga bagong mga transistors, mga tol. Lalagay natin dyan at tanggalin natin lahat ng kalawang dyan, mga tol, no? Pause ko muna. A few moments later. So ayan, nakabit ko na lahat, mga tol, ng mga transistors niya. Mag-voltage check tayo, naka DC mode tayo ngayon. So kanina, na-try natin to.
yung mga power transistors niya, wala tayong masukat. Ngayon, magsusukat tayo kung meron na bang 0.3 volts. Ayan, so meron na mga tol, di ba? Tingnan nyo ah. Ayan, 0.3. Meron na siya. Ayan, so meron na talaga. Yun. So, nag-presence na yung voltahe niya mga tol, no? Okay, kayo, no? So, ititest na natin to mga tol, no? Tapos ko muna. So, ngayon, magtitest na tayo mga tol. Switch on ko na. Ayan. Yun. So, meron pang konting problema. Oh, no. Nag-distort siya mga tol, no? Ayan. Ipigitin natin to. So, itong volume niya mga tol. Mukhang may problema yung volume nito mga tol. Ayan. Ito na naman, nag-distort siya mga tol. So, dito naman, okay naman yung master volume niya. So, tignan natin ulit mga tol, no? Tapos ko muna. So, dito mga tol, may napansin lang tayo sa saksakan ng auxiliary niya mga tol. Ito, natanggal na. Putol na yung paa ng capacitor, no? Na ceramic. Itong mga resistor din ito. Ayan, 10 ohms yan. Ayan, naputol mga tol. Tsaka dito, itong electrolytic capacitor na to. Ayan. Ayan mga tol. 25 volts ito mga tol. 47 UF na capacitor mga tol. Natanggal na yung paa niya. Ayan. Kita nyo rin dito mga tol. Oh. Itong connection niya. Ayan. Tanggal na yung varnish ng linya mga tol. So, pause ko muna. So ayan, may pamalit na tayo mga tol na hinahanap tayo ng isang electrolytic tsaka nonpolar. Kakabitan natin to. Tsaka may napansin rin tayo ibang problema mga tol dito sa board ng microphone niya. No? Dito, ayan. Pinalitan ko na lang ang 4558. Ayan. Ito na yung pinalitan ko. Nakabit ko na. So itong mga volume din, pinalitan ko na rin yung volume tsaka yung echo. Ayan. Ayan, pinalitan ko 20k yan mga tol, no? So ititest muna natin to ulit, no? Ayan, kita nyo naman, pinalitan ko, bagong bago yan mga tol, no? Ayan, ayan dulo, no? Ito yung echo tsaka yung volume. So, itetest na natin to. Ipa-plug in ko na mga tol, no? Ayan. So, gagamit tayo ng USB mga tol. No? Pang music lang, no? Ayan. So, ayan. Kabit ko na. Volume up ko muna mga tol. So, mag-voice changer lang tayo muna mga tol, no? Baka makapiright kasi tayo. So ayun, okay na po mga tol, ang linaw. So i-off muna natin, tsaka sa mic naman tayo mag-test. Wait lang ha. So ayan, may nakakabit na tayo na mic mga tol. Mag-test na tayo. Ayan. Okay na, no? May volume na. Kanina wala kasi ito. So yung echo naman, ayun, so may echo na rin, no? So marami tayong pinalit mga tol, no? Pero at least okay na to, no? Okay na kayo mga tol. So magtetest tayo ulit, no? Lagay natin ulit yung USB. Magpapamusic tayo mga tol. So volume up ko lang. So magbo-voice changer pa rin tayo mga tol. Iwas copyright na rin, no? Ayan. So, marami tayong pinalit na pyesa mga tol, pero at least nag-okay siya. Okay na yan, no? Masaya na ang customer dito. So, ayun lang mga tol, kapag ganun yung problema, no? Kailangan lang talaga ng tiyaga. Marami tayong pinalit na pyesa doon, no? Kita nyo yung mga resistor, capacitors. So, that's all for today's video mga tol. Sana may natutunan kayo sa repair natin ngayon.
Huwag niyo kalimutan na mag-subscribe sa channel natin kung bago pa lang kayo, no? Tsaka sana matulungan niyo pa rin ako para ganahan naman tayo mag-upload sa susunod na mga videos, no? At para makatulong na rin sa mga baguhan na mga technician. So maraming salamat sa panonood. Bye!